Okay, so welcome po sa panibago na naman nating vlog. Saan po bang punta natin ngayon? Pupunta po tayo ngayon sa school kung saan nagtatrabaho si Mrs. Kukunin natin si Darling. Kuto gaming muna tayo ngayon kasi mas matipid to ng gas kumpara dyan sa isa. Ito lang muna gagamitin natin kasi yung malaki ginagamit lang natin yan pag medyo malayo na talaga yung pupuntahan natin. So by the way, dito pala tayo ngayon sa bahay kung saan kami naninirahan temporarily. Bakit temporary? Kasi nangungupahan lang kami dito. As of now, wala pa kaming bahay ni Mrs. We decided na dito kami tumira kasi malapit lang po siya sa workplace ko. So ilang steps lang, workplace ko na. So ito po yun, dyan po ako nagtatrabaho. Dito po mga ka-ride. Si Mrs. yung malayo, approximately 27 kilometers po yung workplace niya. So by the way, this vlog is all about my identity. Sino po ba si Link's Rider? Bakit po to minili magiging topic ngayon? Kasi may isang customer po tayo, magiging customer ko sa DCC, at saka at the same time viewer ko na rin. Tinatanong po niya sa atin kung Bisaya po ba tayo. Yes po, Pop. Bakit mo na itanong, Pops? Ati kaso managalog, sabi niya. Sabi ko naman sa kanya, oo, Bisaya to, pre. Yes, Bisaya, kaining dako, mga bay. Nagtatagalog lang po tayo kasi alam naman natin na pabansang wika natin yan. Hindi lahat ng mga Tagalog people naiintindihan nila yung Bisaya. Siguro naman, halos naman lahat ng mga Bisaya nakakaintindi ng Tagalog kayo. We choose Tagalog as our language here dito sa pag-vlog natin. So balik tayo dun sa topic kanina. Kaya isipan ko na rin, why not share a part of my life to all of you, sa mga viewers ko. Minsan din, meron din nagbibigay ng payo sa akin. Sabi niya, huwag mong ibigay yung identity mo or huwag mong ilahat or huwag mong i-unveil, huwag mong i-reveal yung identity mo, karide. Kasi nga, ganito, ganyan, delikado daw sa akin. Not good to reveal your identity, ika nga, sabi niya. Sa akin din naman, personally, my personal view, gusto ko kasi, pag ako sa sarili ko, gusto ko kasi yung pinapanood ko, mas gugustuhin ko na kilala ko. Kahit na yung mga tao na nagiging kaibigan ko, o maski yung mga kausap ko, gusto ko kakilala ko. Gusto ko po silang makilala. Pagkakaya rin sa inyo, I am assuming na gusto niyo rin po ako makilala. So it's my pleasure to share part of my life to all of you, my viewers of Link's Rider. Yes po, Bisaya po tayo. Ako po ay pinanganak sa Badbad Oriental, Loon, Bohol. Opo, Bulanon po tayo. Oo, shout out nga pala dyan sa mga sano natin, mga sano at mga sana. Shout out sa mga lahat ng mga taga Bohol na nanonood sa channel na to. Lalong lalo na po dyan sa Loon. Shout out po sa inyong lahat. I hope nag-i-enjoy po kayo sa mga videos natin. Noong matapos ko yung elementary years ko, napadpad tayo dito sa Mindanao. Kasi gawa ng kahirapan, may isang tsuin po ako na kapagpangasawa ng taga rito, taga Pagadan City, taga Sabungo del Sur. Nag-offer po siya sa akin. Sabi niya, gusto mo bang mag-aral ng high school? Ay, sabi ko naman sa sarili ko, oo, bakit? Why not? Diba? Kasi sabi niya sa akin, ako na magpapaaral sa'yo. Dadalhin kita dun sa Mindanao. First time ko pa pala nung umiwalay sa mga magulang ko. Kasi ako po ay lumalaki sa lola at mama ko. Because we are a broken family. Yes, product po tayo ng broken family. Naghihiwalay po yung mama at papa ko noong 5 years old pa tayo. And we are 4, apat po kami magkakapatid. Ako yung panganay. So gawa na nga ng kahirapan. Alam ko naman na mahirap kami dun. Naawa rin ako sa lola ko kasi yung lola ko kasi yung hanap buhay is pananahin. She is a tailor. Tapos yung mama ko naman, hindi pwedeng mamasukan kasi medyo mahina yung pangangatawan. Noong nag-offer sa akin yung uncle ko na siya daw yung magpaparal sa akin, hindi naman ako nagdadala kong isip. Umuha ako sa kanya, mama nga ako sa uncle ko dito. I was 12 years old that time, year 1999. I'm having my first year and second year at Dumalinao National High School. Doon po tayo sa Dumalinao National High School na first year and second year. Doon ko po nagiging... Ay, by the way, shoutout na pala sa inyo mga karide, yung mga viewers natin na tiga Dumalinao, Bangka del Sur. Shoutout po sa inyo lahat. Kumusta po kayo dyan? Sana po ay nag-i-enjoy po kayo sa mga videos natin. So, balik tayo doon sa pag-aaral ko, first year and second year. Doon ko po pala na nagiging kabats yung mga batang heroes po natin, yung mga nasawi doon sa, I think it's in Maguindanao.
Kaya mo, si second doon man yun siguro sa makamasa pa nung bill. So doon, banda. Yung sa 44. Yung dalawang team leader po doon, nagiging kabatch ko po yun doon sa Dumalinaw National High School. Si Jan Gary, ni Jan Gary Alcantara Irana, at saka si Tyrus. Dalawang company kasi yun. 55th at saka Seaborn. Yun po ang pagkakaalam ko. Now, bakit ko sinabi kanina na first year and second year only? Because during my third year, I decided na umuwi po doon, balik sa Bohol kasi first timer ako. Medyo nanibago. First time ko po kasi mahiwalay. So, hindi pa ako masyadong sanay na malayo sa kanila. Nami-miss ko po sila. So, ayun. Bumalik ko ng Bohol. Doon po ako nag third year high school. Tapos, during my third year high school, meron po akong nagiging kaklase na isang negosyante. Tapos, na-offer po siya sa akin na baka, kasi siya rin, parang ayaw niya lang mag-proceed ng fourth year. Sabi niya sa akin, ikaw, Mike, baka gusto mong sumama sa akin. Sabi ko naman sa kanya, saan bang punta mo? Sabi niya, kanya, pupunta po tayo Leyte. Doon po tayo pupunta sa Chiain po rin. Chiain daw niya na mayroong negosyo sa Leyte. So, yun, sumama din naman ako kasi mahilig tayo sa mga bagong lugar. Gusto ko po kasi yung time na yun na makapunta ng ibang lugar. Hindi din nagtagal kasi hindi ko nakayanan. Maaga masyadong gumising. Mga 4 ng umaga, kailangan mo nang gumising. Kasi mag-display na po kayo ng mga paninda. Pag di ka gigising, bubuhusan ka ng tubig. Hindi ka bubuhusan ng tubig. Yung dalawang takip ng kaliro, ginagawa po yung symbols malapit sa tenga mo. So, sino bang magising yan? So, gigising ka talaga ng alas 4. Mag-display na po kayo doon po sa lugar na pinagtatrabuhan ko sa Leyte para hindi mo surya yung dating. Yung mga paninda po namin, mga kandero, anirola, chinelas, mga nail cutter, at iba pa. Tapos hindi ko na nakayanan, umuwi na naman ako sa Bohol. Kasi, sana bang bata nun eh. Yung isip ko nun, hindi pa mature. So, gala dito, gala doon. Parang wala lang. Baka sa akin nung mga time na yun, bahala na si Batman kung saan tayo dadalhin ng alon. Tapos nung nalaman ng tita ko, kapatid ng uncle ko na tinatirahan ko sa nung ako yung mag-first year at second year, kapatid ng uncle ko, nasa Amerika kasi. Sabi niya, tumino ka na, paparalin kita ng 4th year high school, pambutihan mo. Kasi ako na rin sigurong gagastos sa'yo pang college mo. Sabi ko sa kanya, sige po, tinta. O, yun, napapatuloy po tayo magsa high school. Doon sa gumaduate na tayo. Tapos after graduation, hindi po tayo nakapag-pursue agad ng college. Kasi nagbago yung isip ng tita ko, yung auntie ko. Hindi nga, pasaway nga tayo. Medyo pasaway tayo kasi nga, minsan, nadadala sa mga barkada. Alam mo naman, mga lalaki, wala kaibigan. So, yun, walang gumastos sa akin ng college. Tapos, fiesta po sa municipality namin, dun sa Luon. Our Lady of Light. So, umuwi po yung mga kapitbahay ko na mga baker mula Davao. Umuwi po sila, sabi na sa akin. Kasi alam mo naman, yung mga nakapagdayon na ibang lugar, tapos meron ng trabaho. Ako din, tingin ko sana, maraming pera sila. Parang asinsado ng buhay nila. Sabi ko sa kanila, pwede bang sumama? Baka kailangan ba nung tauhan doon? Sabi nila, sige ba, piling ka man kayang maglinis ng plancha. Plancha po yung tawag na doon sa parang shit na tawag doon. Plancha kasi tawag doon. Yung parang plain shit po siya na rectangle. Yun po yung paglalagyan ng mga tinapay pag lulutuin na. Tagalinis po tayo niyan hanggang sa natuto na tayong tumimpla ng mga tinapay hanggang sa nagiging baker na talaga tayo. So yun po, nagiging baker po tayo doon ng isang taon dyan sa Panabo, Davao. Tapos, katapos ng isang taon, alis na naman si Michael ng pagiging baker. But during that time, nung umalis ako sa pagiging baker ko, hindi pa tayo umuwi agad ng Bohol kasi wala tayong pera nung time na yun. And accidentally, nakilala ko po yung half-sister ng mama ko na matagal na pala doon nakatira, malapit na pala doon sa Bikirin na pinagtatrabuhan. So, doon po sila nakatira sa Tuganay. Malapit po sa Carmen, Panabo. So, doon ako nakitira muna. Tapos kung ano yung trabaho ng Mr. Monia, sumasama-sama tayo. Tapos nagiging labor po tayo doon. Taga-buhat ng sakusakong bigas doon sa rice and corn meal. Tapos hindi man tayo nagiging labor doon, nagiging truckman. Kasi driver po yung Mr. ng auntie ko, truck driver po kasi.
meron na tayong pera, umuwi ako sa mall. Pesta naman, umuwi ako. Pag-uwi ko doon, nakita na naman kami ng chewing ko dito, yung tinitirahan po natin nung ako'y mag-first year sa Kasinganyer. Nagkita na naman kami doon ulit. Sabi niya sa akin, oh, kumusta na po? Kumusta na ba yung buhay mo, Mike? Sabi ko naman niya, dito po, galing po ako sa ano ko. Dito. Sabi niya, so anong plano mo eh? Babalik ka doon. Sabi ko sa kanya, siguro, anak kong ginagawa eh. Sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, huwag ka na lang bumalik doon. Magkano ba yung sinisweldo mo doon? Ako na lang, dito ka na lang sa akin sumama. Sama na lang tayo doon pabalik sa Mindanao. Kasi meron kami yung bagong negosyo doon. They are linked to Min Feeds during that time. Mindanao Feeds, Min Feeds. Tracking po yung negosyo niya. Track po niya. Pinagkakarga ng mga feeds from the factory going to any places of Mindanao. Para mag-distribute. Ito banda sa Boca del Sur kasi yung vintage na nila, yung makakapagkain ng baboy. Mga karay, dito pa yung continuation ng naputol natin na or naudot natin ng pagsasama. Kasi naglubat yung kagano natin nung mapunta tayo sa Bonifacio para kunin si Mrs. Noon, kinuha natin si Mrs. Ngayon, hinatid na naman natin si Mrs. Pupuntang Orqueta to siya. Pero dito lang tayo sa Ozamis. Kasi may duty pa ako. Teka muna, ma'am, ha? Ma'am, yung shield mo, ma'am, huwag kalimutan. Hello, good morning. Say good morning. Hello, ma'am. Oh, sure. Love, love, bye-bye. Love, love, Ren. Yes po, madam. Thank you po. Bye-bye. Sexy Muday. So, ito yung top box na 48 letters. Tapos siya yung isang full face na helmet. So, ayan na po mga red. Na ihatid na po natin si Mrs. So, i-continue po natin yung na-into natin na pag-uusap. Yun na nga, hindi ako bumalik ng Davao. Kasi nga, nagkasundo kami ng uncle ko na dito na lang instead of going to Davao, dito na lang ako bumalik dito sa Bunga del Sur. Nag-offer ulit yung uncle ko. Papagas muna tayo mga ride kasi 2 hours na lang. Unleaded! Okay. 91 Ron. Okay. Thank you. Sir! Good morning! Asa ka nga school karon, sir? Asa ka nga school karon? Asa ka nga school na asa in the city ay? Ah, city yun? Ha? Oh, ay dili sir, tangtob ko. Oh. Malagay ng COVID. Kumusta mo? Lagbok-lagbok lang ma? Ah. Oh, MOB, MOB. Sige, sir. So, yun, kasama natin yun na Boy Scout. Hindi nyo na itatanong kung mga karide. We are also a two bids wood buds holder. We are also a two bids wood buds holder, mga karide. Kasamahan natin yun sa scouting. So, ngayon, so, doon tayo naman dadako sa pinag-usapan natin kanina. Yun nga, bumalik ako dito ng Mindanao, tapos offer kasi yung uncle natin dito na kung pwede, tayo yung magiging truckman. So, baka hipi di biyahe sa sasakyan niya. Isa siya doon sa distributor ng Min Feeds dito banda sa southern part of Mindanao. Yung isang sasakyan din niya, ginagamit tuwing nagtatracking. So, from Valencia, Bukidnon to Pagadian City. Kailangan nyo lang ng truckman kaya tayo napunta dito. So, nagiging hippie di biyahe po tayo noon. Tapos, yung biyahe namin na yun, na-into rin. 4 months lang kasi kami nag-tracking kasi yung company ng Min Feeds. Nag-change ng may-ari. So, napunta po yun sa Negros Navigation. Tapos yung Negros Navigation, maraming sasakyan. Hindi na siya gumagamit na sasakyan ng ibang individual. So, yung sarili na nilang mga sasakyan yung mga ginagamit. Kaya na-into yung tracking natin dun. So, nagkataon rin na nung na-into yung tracking sa Min Feeds dun sa Valencia, umalis din yung caretaker ng gabuyan ng uncle ko. So, ako na yung ginawang halili dun. Nagiging caretaker po tayo ng isang tegeri.
Tapos hanggang sa laman yung mga ilang buwan, nagkakaroon tayo ng syuta, syuta talaga. Tapos nire-reto yun ang ate ko, kasawa ng uncle ko, kasi siguro naisipan nila na ito si Michael ang gawin nating caretaker dito. Tapos mas maganda makapagpangatawa daw para hindi na malikot yung mag-iisip. Para hindi na, para hindi na gagala. Maganda siguro na mag-asawa na lang siguro to batang to, siguro hindi naisipan nila. Ganting rin na hindi natuloy yung mga ganong mga plano, kasi akala ko nga noon talagang doon na lang yung buhay ko, mag-asawa na lang siguro. Pero one time may bisita yung lola ko, hindi yung lola ko na doon na kinagisnan ko, yung lola na mama ng uncle ko, kapatid po ng lola ko, yung isang lola ko. Bisita siya dito ng Binanao, pumunta kina uncle. Tapos during that time na pauwi na si lola ko, pumunta po siya doon sa piggery. Sabi niya, Michael, wala ka bang ipapadala sa abul? Kasi mauwi na ako. Baka gusto, may meron kang gusto ipadala. Sabi ko sa, kahit sulat man lang daw. Sabi ko sa lola ko, sige mo, meron po akong ipapadala ng sulat. O, gumawa po tayo ng sulat, dalawang sulat. Yung isang sulat para doon sa magulang ko, kay nanay at kay mama. Saka yung isang sulat eh para doon sa mga kapatid ko. Langan ng sulat ko doon, makakaride. Yung para sa kapatid ko, puro ano yun? Puro, anong tawag nito? Puro payo ba? Puro payo yung nandun. Sabi ko sa kanila, uy, huwag niyo kong gayahin. Kung magkakaroon kayo ng pagkakataon na pag-aral, pag-ihihan niyo. Kasi ako ngayon nagsisisi na. So, hinilabas ko yung mga lahat ng mga hinain ko doon. Kasama tayo dito. Ayan. PSX dito. Sarain. Ang ganda ng ano mo. Earrings. So, ayan. So, saan ba tayo? Sabi ko sa mga kapatid ko, siguro ngayon hindi nyo ba ako iintindihan kasi nga, bata pa kayo. Pero darating talaga yung panahon na nasasabi niya tama pala si kuya. Puro payo, basta mga karay, puro payo lang talaga yung nasa yung laman ng sulat ko doon. Para doon sa mga kapatid ko. Ayun. Nang umuwi yung lola ko doon sa bahay ng uncle ko, before siyang bumiyahe papuntang Bohol, sabi nila, hindi ko rin naman alam kung ano talaga yung totoo. Sabi nila, napunit daw yung sulat ko, pinulit ng anak na uncle ko. Tapos hindi sinasadya, nabasa ng uncle ko. Tapos accidentally, nalaman nila na may plano mo pala ako noon, na nalaman nila na nagsisisin ako, may plano pala akong mag-aral ulit. Siguro, naawa sila sa akin. Yung kinagabihan, yung gabing yun, pumunta sila sa stock house, kumbaga ng uncle ko, doon sa bakery. Sabi niya, nag-uusap kami tatlo, si auntie ko at si uncle ko. Sabi na sa akin, oh, anong plano mo pala sa buhay? So ngayon, nagsisisi ka na sa mga kalupuan mo. So, parang walang plano mo ngayon. Sabi ko sa kanila, gusto ko kasi kung mag-aral ulit. Kasi napagtatubo natin mga karayon na mahirap talaga pag walang kinag-aralan. Lalo na sa panahon ngayon. Mahirap makakita ng magandang trabaho pag wala kang kinag-aralan. So ngayon, of course, yung nagiging result ng pag-uusap namin is, yun nga, paparali nila ako. That time, I was already 19 years old. Napag-usapan namin na nag-aral na ako dun sa Marawi. Marawi po tayo nag-aral mga karay. Dun po tayo napadpad ng alon o ng hangin. So, I was in MSU Marawi year 2005. Pumalik po tayo ng MSU Marawi year 2013. So, muntik na tayong magiging magna at suma pala. Marami tayong muntik na tayong magiging suma doon sa MSU mga kaibigan. Suma at saka magna. Magna 9 years sa college o di kayo suma 10 taon sa college. At nga, gawa ng 3 beses akong nagpapalit-palit ng course po mga kaibigan. First course ko is BS Physics po. Tapos nagiging parang course ko is so BS Social Work. Pangatlo, BS Economy under the College of Agriculture. Tapos naging course ko pang-apat is Bachelor of Science in Physical Education, Major in Sports po, minor in Dance.
Doon po ako nagtapos sa College of Sports, Physical Education and Recreation. O, si Spear. Sa Emisyon Marawi. Yes, Emisyon po tayo mga kapatid. Tapos, doon po rin natin nakilala yung Everblood darling natin. Doon natin nakilala si Mrs. Kasi Emisyon rin po si Mrs. Nagtapos rin si Mrs. doon ang yung course. Of course, Mrs. is Bachelor of Science in Business Administration, major in Entrepreneurial Marketing. Ayun po. So, ilan po siya sa mga, sa business. And then, taon ako kasi mag-graduate si Mrs. Taon ako, wala pa akong trabaho kasi estudyante pa nga ako. So, nag-abroad si Mrs. Pero during that time, meron na kaming anak nun. May anak na kami. Tapos, doon lang muna sa ano. Doon lang po muna namin ibinilin. Yung nag-aalaga is yung parents po niya. Saludo rin po ako sa inyo, ma at pa. Kasi during that time, iniintindi niyo ako. Pinagbigyan niyo ako. Binigyan niyo ako ng pagkakataon na matapos yung pag-aaral ko. Thank you po sa inyo. So, yun na. Nag-upload si Mrs. sa Taiwan. 5 taon po siya ron. Na-challenge kasi at tayo. Kasi napagtanto ko rin mga ka-red. Buti pa nga yung mga kakilala ko, kaibigan ko, mga brad at sis ko. Kinuha lang nila ng 4 taon yung sadya nila dito sa MSU. Parang ano lang ba? O, ibong mandaragit na pumunta lang sa MSU. Tapos, ano naman yung sadya nila doon? Kinuha nila ng 4 taon lang. Pagkatapos, umalis na naman. O, doon ko kasi na-realize na kung meron akong kaibigan, umaalis. Tapos meron bagong dumarating. Tapos umaalis na naman. So tayo, naiwan tayo doon. Mo sabi pa nga ng isang Brad natin. Shoutout na pala sa'yo, Brad. Ryan Ramos. Thank you sa'yo, Brad Ryan. Kasi isa ka sa naging rason kung bakit tayo na-challenge. Conversation namin ni Brad Ryan kasi. Sabi ko sa kanya, Brad, kumusta ka na? Okay rin lang naman. O, ikaw, kumusta ka rin dyan? Sabi ko, eto, estudyante pa rin. Sabi ni Brad Ryan, estudyante blues pa rin. Tanggalin mo na kasi yung blues. Estudyante ka na lang. Para matapos ka na dyan. Doon, parang natamaan yung pride natin doon. Sabi ko nga sa sarili ko, oo, matugan talaga. Matugan talaga. So, ngayon nga, gumaduit tayo. Nung gumaduit tayo, nag-review tayo, tapos review para board, tapos nung nag-board na, sakawa talaga ng Diyos, ay naipasa rin. Okay, gumaduit po tayo ng MSU. 27 years old tayo, tapos by din. Tingnan. 28 na employee na po tayo. So, during that time, sinabi ko kay Mrs. na okay ka na kasi meron na akong trabaho. Gusto ko na kung magtatrabaho ko, nandito ka sa kasama namin. Tapos, natulungan din kita dito na makahanap ka rin ng trabaho. Kung maaari, mas maganda sana na magkasama tayo sa trabaho. Kung pareho yung trabaho natin. So, yun na. Umuwi sa business. Tapos, pagdating niya rito, kasi nga, business course yung natapos niya. Nahihirapan siyang makipagsabayan sa mga bagong graduate kasi nga, mas mabango yung mga bagong graduate. Tsaka, si darling ko is parang nalumaan na yung knowledge niya tungkol dun sa course niya. Kasi nga, medyo matagal-tagal na rin siyang nagtatrabaho na hindi inline sa course niya. Kaya nga, parang na-discourage si Mrs. Sabi ko sa kanya, ganito na lang gagawin natin. Mag-aral ko ulit. Kuha tayo ng unit. Unit ng education. Tapos, nakuha mo na yung required number of units para pwede ka mag-take ng board. Ayun, nag-take siya ng ulit. Natapos niya yung pag-aaral niya. Nag-take siya ng ulit. Tapos, by God's grace, naipasa niya rin agad. Ayun na, nag-apply kami. Pinala din. Maraming salamat po sa Panginoon kasi nakapasok na si Mrs. Pareho na kami ngayon. We are both connected to UDEP and po mga kapatid. Yun nga lang, magkaiba yung nature ng trabaho namin. Kasi ako ay isang guro. Si Mrs. Sarin naman ay isang administrative assistant or ADAS. Isang bookkeeper po sa isang division dito malapit sa division ko. By the way, hindi kami pareho ng division. Kasi ako dito, tapos siya doon sa kabilang division. Pero okay na rin, at least malapit kami. Compared doon sa nag-aabol pa siya. Yun mo yung story ng life namin. So, ngayon, ito.
Patuloy pa rin po ang pasbo ng buhay natin. Itong ride ng buhay natin, patuloy pa rin. Salamat po doon sa karide natin na nagmamanasakit sa atin. Advice, salamat po, karide. Pero this is my personal point of view. Oo nga, tama ka rin naman, nagpunto ka. Baka nga, kiligro nga to sa iba. Galing tayo, it's not safe to reveal your identity. But, yes, I respect your idea po, karide. But, ito rin po yung personal na paningin ko. Gawin ko to. Wala pong ibang tao na nag-u-joke sa akin. Kagustuhan ko po to. Talaga. Sarili ko. Na i-share yung kahit hindi buo o hindi man lahat ng sinabi ko dito is lahat ng tungkol sa buhay. Hindi naman po lahat about my life is yung binahagi ko. Just a part of it. Parang ano lang siya, synopsis. Yung binigay ko. Thank you nga again. Thank you dun sa iyo, Fox. Na lumalasakit sa akin. Pero parang sa akin, wala po tayong kinakatakutan. Kasi ako, pwede ko pong share yung identity ko sa inyo. Kasi nga, hindi ako kinakabahan o anuman. Kasi wala po tayong kaaway. We are a friendly person. At saka, wala rin tayong yaman. Hindi tayo ganun ka-rich. Para maisip natin na mimidiyo yung buhay natin. I-reveal natin yung pagkatao natin. Kung hanggang ngayon ay nanonood pa rin dito sa video na to, sobrang haba na. Thank you po sa iyo. Thank you po sa iyo, Karin. Maraming salamat po. So, ako po ay nagsasabi na I am very much willing to learn from my experience. So, kung itong experience ko na to, meron akong mali. Meron akong nakitang mali. I admit, meron tayong mga nagagawang mali. That is part of life. That is why we learn, because doon yung mga mali na gagawa natin. So, if you have comments, selections, or even corrections po, welcome po kayo dito na mag-comment sa comment section. So, thank you po sa panonood. Kung bakit mo po kayo dito, this channel shares everything about our experience kasama itong bike natin, si Blue Spidey. At saka yung isang bike natin na si Perfect. So, ginabalik po natin dito sa channel na to yung mga rides natin at saka yung mga experience natin kasama itong mga bike at saka iba rin bike. And tinawag ko po kayong mga karide kasi kahit na we are not physically magkasama, pero at least dito sa video natin is parang sumama na rin kayo sa akin, kaya hinarawan mo po kayo mga karide. Yun po, kung nagugustuhan nyo po itong video na to, pwede po kayong mag subscribe at saka you hit the notification bell there para notify rin po kayo sa kung mayroon man tayong mga bagong videos na i-upload po. Ano po, bukas. Share, like, and comment. Pwede rin. So, maraming salamat po. Ayan. Dumating na rin tayo sa makasabahay. Hi, anak. Pwede yan po yung anak ko. Yung nakaputi. Hi. Hi, anak. Hi. Careful ah, sa dalan. Nag-vlog to. Yan po, yung anak ko. Nag-vlog. Okay. So. So, yan po mga karide. So, dito na tayo sa bahay. Dito tayo. Pansamantalang nakatira ngayon. Kasi wala pa kami bahay ni misis. Umupahan pala kami. Hindi yung isang bahay na nakikita niya. Boss Dog! Pagbahay ngayon, Boss Dog. Kasi yung isang bahay na nakikita niyo dun sa mga videos natin. Isang bahay na yun is pag-aari po yun ng auntie ko at uncle ko. So, dun po tayo lumaki dun sa bahay na yun.
Doon po tayo umuwi. Tuwing walang klase sa college, doon po tayo umuwi. So, kawa nang nag-aasawa na tayo, kaya nag... Umiwalay na po tayo. Nagsasarili. Ayan po. Thanks for watching po. Hanggang dito na lang po. So, maraming salamat po mga ka-red sa panonood. Thanks for watching. Bye-bye! Ayan si Lishamo mo! Ayan si Lishamo! Ha ha ha!